mga teenager ang madalas na nagiging single mom. Kasi yung mga teenager na yan, hindi pa yan marunong mag-isip. Basta ang alam lang nila, pagmahal nila ang isang lalaki. Kahit alam nilang walang trabaho, o babaero pa yan, o lasinggero yan. Basta gusto nila yung lalaki na yan, lalo na kung gwapo. Wala silang pakialam dyan. Hindi na nila iniisip yung ano, hindi nila iniisip yung kanilang kinabukasan. Kasi wala yan sa isip ng mga teenager yung ganyan. Naranasan naman natin yun tayo teenager pa, ganyan din tayo, di ba? Kung ano lang yung gusto natin gawin, hindi natin iniisip yung anong mangyayari sa pagkatapos ng ginagawa natin. Kaya ganyan madalas ang nagiging single mom yung mga ano, mga teenager. Kasi nga pag ganyang mahal nila yung tao, akala nila yun na ang magiging ano nila. Kung nag-my first girlfriend boyfriend sila, akala nila yun na yung magiging asawa talaga nila. Na kaya kahit alam nilang ganun ang ugali, akala nila mababago pa nila. Akala nila kaya nilang baguhin kasi yung mga ganyan mahilig pa yung manood ng mga fairy tale na palabas. Yung parang akala nila eh, dahil in love sa kanila yung lalaki, kaya nilang baguhin yung babaero, kaya nilang gawing matino. Saka yung mga lasinggero, kaya nilang gawing matino. Ganyan yung isip ng mga teenager. Hindi nila iniisip kung wala kang trabaho, kung nakapagtapos ka ba, nag-aaral ka ba, kung ano yung magiging buhay nila sa'yo. Hindi nila iniisip yun. Pati yung mga lalaki, ganun din. Kaya ang ending, pagka ganyan ang mga nasa isip nila, o, talagang maaga ang alag dyan. Nabubuntis ng maaga. Tapos sa kanilang marirealize kapag buntis na. Kapag wala nang may pakain sa anak, o yung lalaki hindi pa handa, kaya iwanan na yung babae. Kaya yan, madalas single mom ang nangyayari. Kasi kadalasan talaga sa mga nagiging single mom yung mga ano eh, yung mga teenager pa eh. Kasi pag mga ano na yan, mga lampas na ng 20 mahigit yan, hindi na yan basta-basta ano. Iba nang nasa isip niya mga babae. Maliban na lang may babae talaga din ano. Pero kadalasan talaga pag babae na lampas na yan, mahirap na yan. Kailangan na mimili na yan ang tamang lalaki. Tamang lalaki na boyfriend yan o magiging jowa. Namimili na yan ang may trabaho. Kahit walang itsura yan. Kaya pagka kadalasan ang single mom talaga nag-iumpisa sa mga teenager. Wala ka na masyado nakikita ang single mom na umidad na ng mga ano, 25 mahigit. Mga 20 ganyan pataas. Wala na masyadong single mom sa ganyan kasi marunong yan sila mag-isip kung ano yung tama at mali. Maliban na lang talaga sa mga teenager kasi nga yung mga yan nga. Sarili pa lang ang iniisip ng mga yan, sariling mga sarili nilang kasiyahan. Wala pa yung pakialam sa mga mangyayari sa bukas nila kung anong magiging kinabukasan. Kung kahit hindi sila makapagtapos sa pag-aaral nila, hindi pa nila iniisip yan. Magkakaroon lang yan sila ng isip pagka magkakaitatidad na. Kaya dapat yung mga kabataan talaga magabayan ng mga magulang. Na hindi basta-basta nagka-boyfriend na isusuko na agad yung bataan. Yung akala ay yun na agad ang magiging kasama nila habang buhay. Na hindi nila alam, kailangan ng mga magulang sabihin nila na gano'n. Na bago nila naging asawa yung kanilang mga anak, nakailang girlfriend muna sila. Na hindi agad basta-basta gano'n na nakagirlfriend ka agad, nagka-boyfriend kayo na agad magiging asawa. Na isusuko na agad ang ano, ibibigay na agad yung gano'n. Kaya dapat talaga magagabayan talaga yung mga kabataan.